Hali po sa atin lahat, mga kapatid namin dito po sa Bukidnon. At muli ay nagbabalik po ang inyong lingkod na kaibigang Seventh-day Adventist. Nandito po muli kami upang magbahagi ng isa na namang salita na galing sa Biblia at gayon din galing sa ating Panginoong Hesukristo. Bago po kami magsimula, ay nais po muna namin magpasalamat kay Honorable Cesar Dionisio at ganun din kay Mayor Joy Belmonte. At binabati po namin ang aming mga kapatid na sa mga oras na ito ay nakakarinig po ng tinig na ito, mga kapatid. Nais ko pong ipakilala ang mga magsisiganap. Ang inyong lingkod po si Brother Harold. At ang opening prayer ay si Brother Julius. Special number po ay pagkakaloob ng ating kaibigan na si Gabriel. At ang mensahe na ating mapapakinggan ngayon na meron pong title na Saan Nagmula si Satanas. Ito po ay napaka-interesadong topic. Kaya kung kayo po ay may mga oras, ay amin po munang ihiramin ang inyong mga pandinig nang sa gayon ay inyo pong malaman kung saan po galing si Satanas. Ito po ay ibabahagi sa pamamagitan sa katauhan ni Brother Willie. At pagkatapos po ay closing song ni Brother Julius and Sister Robilyn. At pagtatapos po natin ay meron po tayong question and answer kung saan ang mga makakasagot po ay meron pong regalo na matatanggap galing sa ating Panginoon. Pagkatapos po, isasarado po natin sa isang panalangin. Sa mga oras po na ito ay akin na pong inaanyayahan upang simulan ng isang kapatid natin na si Julius sa isang panalangin. Okay, magandang hapon po muli sa ating lahat, mga minamahal. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po kayong lahat na imbitahan po muna natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, purihin, sambahin po ang iyong pangalan sa hapong ito. Maraming salamat po sa napakagandang araw na ito, Panginoon, na ipinagkaloob sa amin upang matuloy po ang programang ito, ang pagbahagi ng inyong pabalita na galing sa langit, Panginoon. Inihiling po namin na buksan ang ilawan sa aming mga isip at buksan ang pintuan sa aming mga puso, Panginoon, na sa lahat ng mensahe na aming mapapakinggan, maging pakinabang sa amin at ma-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ama, inihiling din po namin na puspusin kami ng Banal na Espiritu Santo. Bawte sa aming Panginoon, proteksyonan niyo po kami sa anumang kapamakan sa hapong ito, Panginoon. Naway maging pagpapala sa amin ang programang ito at patawarin kami sa aming mga pagkukulang pagkasala, hayag man ito o tago, Panginoon. Ang lahat aming nihiling sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Sasambahin, paligid man ay magdinig.
biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Paman. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Maraming salamat sa awitin na alay sa Diyos, pagsamba sa ating Diyos na manlalalang. Kaya sa oras na ito, kami po na mga kaibigan ninyo, ay nag-anyaya muli, mga kapatid. Mga giliw namin minamahal ng mga kapitbahay sa pakikinig ng tinapay ng buhay, ang salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula na bumasa ng mga talata, mga kapatid, tayo muna ay yumuko sa isang panalangin. Dakilang Diyos ang tunay sa mga langit. Maraming salamat po sa oras na ito na kami ay nagkaroon ng panahon upang ibahagi ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa aming mga kapitbahay, sa mga naglalakad. Nawa ang banal na Espiritu ang sumamin at pagpalain ang bawat isa sa amin, O Diyos. Pagpalain ang pangangaral na ito. Nawa kami po ay samahan ng mga banal na anghelis sa dahong ito, O Diyos, na ang lahat ng sa paglang ni Satanas ay basagin mo at gibahin at bigyan kami ng tagumpay, Ama, upang magkaroon kami ng inspirasyon patuloy ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Patawad ko sa aming mga kasalanan. Ito ang dalain sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, mga giliw namin, mga kapbahay, ay ang title nito ay Saan Nagmula Si Satanas? Tunay ba na mayroong Satanas, may Diablo? Ayon po sa unang talata natin sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ang sabi po dito eh, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat ang iyong kalaban na Diablo, na gaya ng leon umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. So ang Diablo pala ang kaaway ng tao, kapatid. Kaya ano ba ang remedial dito?
upang tayo magtakumpay laban sa Diablo, mga kapatid. Ating babasahin sa Santiago chapter 4 verse 7. Pakinggan niyo, mga kapatid, kung paano natin labanan ang Diablo na umuungal, naghahanap ng kanyang masisira. Ang sabi po dito, pasakop nga kayo sa Diyos. Natapuan, magsisalansang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Ay, ito pala ang remedyo, mga kapatid, na tayo ay pasakop sa Diyos upang ang Diablo ay tatakas na layo sa atin. Paano ba tayo pasakop sa Diyos, mga kapatid? Simple lang. Tanggapin mo si Jesucristo sa buhay mo. Simple lang. Paniwalaan mo si Jesucristo na siyang tagapagligtas ng bawat tao. Pasakop tayo sa Diyos sapagkat ang ating kaaway ay si Satanas, ang Diablo, na hindi natin nakikita. Kaya, mga kapatid, sa oras na ito, ayamin pong ibahagi sa inyo ang mga salita ng Diyos. Ano mo? Ano ba ang mga pananagutan ni Satanas sa sanlibutan ito? Pinaliwalag ni Jesus na mayroong tunay na Diablo. Diablo. Si Satanas dapat managot sa kahit sa lahat ng kasinungalingan, pita ng laman, pagpatay, at iba pa. Yan ang pananagutan ni Satanas na mababasa natin sa 1 chapter 8, mga minamahal na gili na yung mga kapatid. Masahin natin chapter 8 verse 44. Ganito ang sinabi, kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buwat pa ng una at siya'y nanatili sa at hindi nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng mga ito. Ito yung pananagutan ni Satanas sa sanlibutan, kapatid. Yan ang pinaiiral niya sa mga tao hindi tumatanggap sa Diyos. Pangalawa, mga kapatid, ano ang sinabi ni Jesus na tunay na pinagmulan ni Satanas? Isahin natin sa Lucas sa chapter 10 verse 18. Ganito po ang sinabi. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog gaya ng kidlat mula sa langit. Ang Panginoong Hesus ang nagsabi na pinagmulan ni Satanas ay sa langit, pero nahulog siya na parang lintik. Ano ang tawag kay Satanas bago siya pinihagis mula sa langit? Usahin natin sa Old Testament, Isaiah chapter 14 verse 12. Ganito ang sinasabi, ano pa't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga,
paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ito pala bago naulog, hinagis sa lupa si Satanas, ay siya pala ay mula sa langit at ang pangalan niya ay Talas Umaga, Morning Star ang tawag sa kanya. Siya ay anak ng umaga, the son of the morning ang pangalan niya. Kaya maganda ang buhay niya doon sa langit, pero lumagpak siya sa lupa. Ano ang kapanghimagsik na isipan ang nasa puso ni Lucifer? Ang si Lucifer, siya yung pangalan niya sa langit kung hindi pa siya nagkasala. Isaiah 14, chapter 14 pa rin, sa versikulo 13 at 14. Ganito ang sinasabi. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y upo sa bundok ng kapisanan, sa mga taduluduluhan bahagi ng ilagaan. 14. Sabi niya, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga lapaak. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. So nakita mo, nakita niyo mga kapatid, mga giliw namin na mahal na mga kapitbahay, si Satanas ay naghimagsik laban sa Diyos na gusto niyang taasan ang trono ng Diyos. Gusto niya yung sarili niya mas mataas pa sa Diyos. Kaya siya ay lumagpak mula sa langit. Yun ang kasalanan ni Satanas. Si Satanas ay anghel sa kaluwalhatian sa mga nilalang, sa atin at sa mga anghel na hindi totoo yung mga sinabi ni Satanas laban sa Diyos. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Sabi po sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. May panganib ba ang kasalanan at muling papasok sa sanlibutan ng Diyos? Pag pinuksa na si Satanas sa muling pagbabalik ni Kristo Jesus, ay hindi na muling makabalik pa si Satanas sa sanlibutan nito. Ito nagtapos, mga kapatid, mga giliw naming mga pinamahal, ang ating pag-aral ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain tayo. May tumutulong sa'yo, alam ba?
Kagaya po na ating mga nakagawian, mga minamahal naming kapatid, after po ng ating maikling sermon, maikling message, kailangan mag-join, makilahok yung sinanay na naglalakad sa mga tricycle driver po natin dyan. Kung alam niyo po yung tanong, yung sagot, pwedeng-pwede po kayong sumagot. So unang tanong, sino ang labis na nagnais taasan ng Diyos na naging dahilan para mapaalis siya sa langit? Yan, sino po? Base po sa naging lecture ni Kuya Willy kanina, sino po yung labis na nagnais taasan ng Diyos na naging dahilan para siya po ay mapaalis sa langit? Yun, Sister Lovely, may napupusuan ka ba diyang sumagot? Sabi dito, sino ang labis na nagnais taasan ang Diyos na naging dahilan para mapaalis siya sa langit? Sino po ba? Sis Lovely, pwede mo malaman yung pangalan niya nung magsasalita? Siya po ay kumakain, pero sa wasabi ko po siya. Ayaw niyo munang magpakita daw. Ah, okay. Ano pong pangalan, niyo, sir? Boyong. Boyong. Diablo. Si Diablo. Sir Boyong, ang sagot mong Diablo ay... Tama. Or amen. Si Lucifer. Eh, ayun po ang iyong bigas, yes. Biyaya mula sa ating Panginoon. Salamat. Pangalawang tanong. Noong nagrebelde si Satanas sa Diyos, saan siya itinapon? May idea ka ba sa tanong? Sino po ba yung sasagot? Ikaw, gusto mo? Ayan, ulitin ko po yung tanong. No? Noong nagrebelde si Satanas sa Diyos, saan siya itinapon? May idea ka po ba, kuya? Kung nung nag-rebuild din daw po si Satanas, saan kaya siya tinapon? Sa kumukulong apoy. Sa kumukulong apoy daw po, Sis Lau. Ano po pangalan niyo, sir? June po. June. Ilang taon na po kayo? Senior na po eh. Senior na daw. Inigis po. Tama po ba, Sis Lau? Pwede pong humula pa ng isa. Oo. Isa pang sagot, kuya, ano po pa? Isa pa daw po. Isa pang sagot doon sa katanungan. Sa tingin niyo po, saan itinapon si Diablo? Sa purgatory. Okay. Purgatory daw po, Sis Lau. Bibigyan natin ng choice si kuya para naman maganda yung participation na letter A. May choices, kuya. Choices daw. Dalawang sige. Choice lang. A, sa lupa. A, sa lupa. B, sa ilog. Sa ilog. B. Ayan, dalawa lang, kuya. Saan itinapon? Alin po sa dalawa? Sa tingin niyo po nung si Diablo ay itinapon, saan kaya siya? Sa ilog or sa lupa? Sa lupa. Sa lupa. Oh, sa lupa po. Daw po. Yeah, tama po, Sister Lovely, no? Sa lupa, itinapon si Satan. Dito sa mundo. Hindi po sa dagat, sa lupa po. Salamat. Yung kumukulo pong apoy, future na pong mangyayari. Mangyayari sa hinaharap. Thank you so much po. Last but not the least, meron pa isa. Oh, may isa pa. Pwede, may chance pa po ang iba. Oh, may chance pa. Sige, dito tayo sa water refilling station. Huling tanong. Nilikha ba ng Diyos si Satanas? Ate Libby, anong pangalan? Ate Delina, may tanong po sa inyo si Sis Lau. Oo. Ate Delina, ang tanong po ay, nilikha ba ng Diyos si Satanas? Hindi po. Tama. Hindi daw po, Sis Lau. Hindi. Bakit po? Bakit daw po? Ayun, kaya mo yan. Huwag mahiya.
Hindi naman po masama yung Diyos. Na narinig po ba si Slao sapagkat hindi naman daw masama ang Diyos? Ayan. Tama po ang kanyang sagot, Sister Lovely. Wow. Okay, congratulations. Ang Jablo po ay hindi nilikha ng Panginoon sapagkat noong una pa lang nilikha po niyang para maging mabuti si Lucifer. Pero mas pinili po ni Lucifer ang maging si Satanas, magkaroon ng pagmamataas sa kanyang sarili. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng nag-participate.